What's up, fragrance family? I'm your host Armin, and welcome back to Amoy Piranha. So, kamusta naman kayo, mga fragrance family? Mga nanonood dito sa Pilipinas and all around the world. So, for today's review, I'm going to review from the house of Christian Dior. This is Sauvage Elixir. Ayan. Kita nyo? Ayan, kita nyo? Kita nyo? Ayan. This is Sauvage Elixir. This was released on 2021. And the nose behind of this scent is Francois Demachy. So, hindi na tayo pupunta sa mga notes para hindi sayang ang oras natin. So, I'll make a quick review on this scent kung ano na experience ko sa itong scent na to. Okay? Actually, ito, in the blast initial spray niya, maamoy mo talaga yung DNA ng Sauvage, ng EDT. Yung EDT mismo. Ha? So, once naamoy mo na yung DNA ng Sauvage doon, it adds spicy notes on the top of that DNA. So, dumadagdag yung spiciness, which is hindi mo mahahanap dun sa mga ibang DNA ng Sauvage, which is EDT, EDP, and perfume. So, dumadagdag yung spicy notes niya. And after ng spicy notes, medyo nagdi-dissipate na yung spicy notes niya. Parang pumupunta na sa likod. Lumalabas naman si licorice note. So, itong licorice note, medyo parang may pagka very malagkit yung licorice note niya. Mafe-feel mo talaga dun sa scent niya. So, sa skin mo. Maybe maybe sa mga ibang skin, hindi nyo maamoy yung licorice note. There are other notes na baka mag-shine sa inyo. Syempre, always depende pa din yan sa skin chemistry natin. Yeah. After nung licorice note naman, medyo may pagka umaangat na yung pagka shower gel vibe niya. Yung shower gel vibe niya, it's very refreshing. Pero hindi pa din nagpapatalo to si licorice at itong mga spicy notes at the background. Very refreshing siya. Sobrang refreshing niya. Pero may something na ayaw ko sa kanya, yung because of the spicy notes. So parang hindi, medyo parang unique for me. So parang unique naman, pero kinda parang it doesn't pasok dun sa taste ko, sa totoo lang, ha. So I don't know why they're this parang hinahype nila itong scent na to, which is for me, I just blind bought this one. So for me, okay lang siya, hindi siya ganun. Maybe for other people, maybe attractive siya, pero for me, hindi siya ganun ka-attractive. Hindi siya pasok sa taste ko. And may pagka doon naman sa dry down naman din niya, sabi doon ng mga ibang tao, mga ibang reviewer, lumalabas daw yung pagka barbershop-y note niya, yung barbershop-y DNA, which is konti lang lumalabas. May pagka powdery notes na mararamdaman mo dun sa amoy. May pagka powdery notes and may pagka shaving foam quality din, but not that much. Sinasabi daw nila kaamoy daw sa Dior by Tom Ford, which is the private blend. And of course, may bago naman din since diniscontinued na yung private blend, nilagay na nila yung designer version ng Dior. For me, okay lang siya, hindi siya ganun kahawig, or hindi rin siya ganun kahawig sa Dior. Dior is totally a different scent. Nagkaroon na ako niyan and I really loved it, and pero wala na, nilet go ko na. And the scent itself, I think very mass pleasing, and hindi siya pwede, I think, sa mainit. For the weather season, hindi siya pwede sa mainit. I think this is good for colder weather. Especially for those people that they live in Baguio, Tagaytay, saan pa ba? Banaue-Rice Traces, saan pa ba mga malalamig na area? Hindi ko na alam dito sa Pinas, kung sa mga malalamig na area. So, yeah, pasok siya, good for cold weather. It will shine through cold weather. Yun yung napansin ko sa kanya. For the hot weather, hindi siya ganun masyado tumatagal. Tumatagal naman siya, pero not that much as long as pagdating sa malamig na area. For example, air conditioner area, tumatagal siya. And sa shirt, it lasts long. So, it lasts whole day.
baka mga iba sa inyo tanungin kung nandun pa din ba yung grapefruit. Yes, nandun pa din yung grapefruit note niya. Hindi mawawala from the top hanggang dry down. Hindi siya mawawala. So, don't worry about the grapefruit for those mga lover dyan ng grapefruit note, which is the from dun sa Sauvage. Magugustuhan nyo to, I think. Yeah. It might be unique for you or it might be ekis sa inyo tong scent na to. So, for this one, I think for the recommendations, hindi for me, for my audience, hindi ko siya i-recommend. I don't recommend it, yeah. I don't recommend it. If meron ka na ng Dior Sauvage ng EDT or EDP, I think, or perfume, I think that this might be a redundant. May pagka, syempre, dinagdag nila lang content twist. Syempre, what do you expect from the other brands, di ba? Syempre, every year, maglalabas sila ng flanker. And konting iibahin lang nila yung notes. And konting iibahin lang nilang dagdagan ng content twist. So, parang medyo tinatamad na yung mga gumagawa, mga perfumer. So, it's okay lang. Sakto lang for me. Yeah. So, hopefully na-enjoy nyo yung review ko. And don't forget to sample nyo muna to. Huwag nyo iba-blind buy katulad ko. I bought it because of the review para sabihin ko yung honest review ko and my take on this fragrance. So, hopefully, sample nyo muna. Huwag kayong magba-blind buy kasi baka sinasabi daw nila sa huli ang pagsisihan. Pagsisisi. Mali pala yung Tagalog ko. Sa huli ang pagsisisi. So, that's it. So, till next time, Fragrance Family. So, stay tuned for my upcoming videos. So, hindi na natin ito masyado papahabain. And hopefully, you have a wonderful fragrantic day. Love y'all and miss y'all. I'm back, guys. Mwah!